the concurrent resolution expressing the sense of the Congress of the Philippines that North Borneo belongs to the heirs of the Sultan of Cebu and North Borneo, the ultimate sovereignty of the Republic of the Philippines, and authorizing the President to conduct negotiations for restoration of such ownership and sovereign jurisdiction over the said territory. Yung mother title natin, yung 01-4, isinagmit ko na sa Tabangan Court, sa Supreme Court, pinasubmit na rin ni Kuya Rinoy sa British Embassy, no? Alam niyo yung pinag-iuran. So, ngayon, talagang nilalakas na natin ito nila, no? Kaya nga, sabi ko madaliin at sinabi ko na sa kanila na sa pagkumala. Okay? Kailangan ko. Ngayon, ang iniwan ng matanda sa iyo, Lola, ito yung Republic of the Philippines, ang omnibus authority, Lola, na lahat ng authority na ininadinigay ng Kapulakay, kahit kay Imelda, kahit kanino, kahit kay Palpalato, kahit kay Lola Ilaw, lahat ng authority binawi ng Lolo, binigay sa iyo, hindi ako. Yun ang omnibus authority, Lola. Sinasay na niya yan, kalimang kamay niya, at saka anong kamay niya. No, ito, Republic of the Philippines, Office of the President na nakatapas Manila. Omnibus authority, inubos, binigay sa iyo, Lola, ha? Okay, kaya nga sabi ni Kuya Rinoy sa akin, ibigay ko sa iyo dahil siya ang matalaga nito. Ngayon, ipaintindi ko na ito matalaga. No all men by this presence. Omnibus authority is hereby granted to mover signatory of the mother account at MCA RP 65721 Union Bank of Switzerland, Madrid, Spain. Account number 01-102-184-11001-2. Identity number 233-822-11-1561-734-666-888. Date issued January 12, 1983. Bago umalis ang kapoy sa Malacanang, pumunta ang China. HSBC Hong Kong Shanghai Bank Corporation, Penang, Malaysia. Account number 266-955-411-745. Identity number 2-29-99659-1621-1738-125-888. HSBC Bank International Limited, United Kingdom, London. Reference name, Ferdinand P. Marcos. Passport number, binigyan lahat ng kakaayari, Lola. So, nakalagay tayo that all the assets and properties worldwide under my name, revoking and annulling all former grants made by me here to four. Malacañang Palace, Manila, Philippines Islands, December 13, 1985. Kaya walang makakakuha ng pera, Lola. Kahit si Lola Maria, kahit anong authority niya makuha, Lola. Now, ito address kay Queen for Her Majesty Queen Elizabeth II and all international authorities, Chairman of the Committee 300, Queen of England, Buckingham Palace, London, England. From President Ferdinand A. Marcos, Malacañang Palace, Manila, Philippine Islands. Date, December 30, 1985. Kaya, magkaano ito? Nabinigay ang omnibus authority sa iyo, sumulat sa kaagad sa Queen of England. Subject, final decision. Dear Her Majesty and Associates in the Committee of 300, the undersigned has decided with finality that your good Commonwealth son, the United States of America, that set their bases here and directly involved in the assassination of Senator Benigno S. Aquino Aquino Jr. to tackle me as President and to let some of the maturities of the Holy Wealth intended to us be stopped is admitted by some right-wing allies of the Committee of 300 will be scheduled to be removed and ended their basis responsibilities here in the Philippine Islands on September 9, 1991, kaya pinaalis yung basis ng Amerika sa atin. At all their basic responsibilities used, and moreover, your allies
cause and effect which are acted upon, than the newspaper of their base, they still being used, and moreover, your allies in the Committee of 300, who had made numerous phone calls, had need to continue rights and authorities to use and move our assets as economically guaranteed. If I will be expectedly coupled, will also be ended on January 1, 2000, and which I finally decided to discontinue your use of said assets for your numerous activities and automatically entitled to be used said asset to the Philippine Humanitarian and National Development Program from December 20 of this year and beyond solely to your name, Lola, Fortuna Marcos Barba, that having my legal instruction to them, no objection from the undersigned are forcefully and lawfully pleaded as my hand certifies the validity of my will without any further witness that could draw greed and personal interest of his holy assets. I certify this decision as correct and valid. Furthermore, on this 30th day of December 1985 at Malacañang Palace, Manila, Philippines Islands, without any further more witnesses, and my gun to serve as notary commission. So yet I'm driving ni Apo, pinagmahan niya Lola. Okay, now, kaya walang may nakamove dahil hindi din nailabas ang Ama Ali. Ama Ali is the candidate of the account because alam naman natin Lola, si Apo Lakay, ang lawyer ng Kiramsay. Ang yung 617,500 metric tons na dinala ng Taliano ng Sigurino Santa Romana sa Manila, sinecured po yan ni Apo Lakay. Kaya po ako lumabas at ang kadya dahil yung program po ko malalaw si Apo ako nila lang. Kay Atty. Nila, ay kay Dr. Velasco nila, malalaw si Dr. Velasco, si Santa Maria, sinaya nila Lola Maria. Lola Maria, nakastayan sa Tacoron. Ang pangalan niya, dala noon Santa Ana Lola. Sila yan mga asawa ni Dr. Velasco. Kaya sinabi ko kay Lola, Lola, alam ko man din, lumalit ako. Kaya lumabas si Manong Tomas, yung kapatid niya. Sinabi lang siya talaga Lola, na dapat bigyan man yung kanyang authority din sa akin para makagalaw ako noon. Kaya ayaw maniwala ng Lola, pero kung tinagila, no? Pero ngayon ang sabi ni Kuya rin, may kawawa din ang Lola niya. Tulungan din si Lola. Ang sa akin naman, alang-alang din, kung mag-isa ko, nandoon din yan sila.